Again and again, welcome back to my channel. So guys, mga patikim pa lang yan ha, mga kamarinos, yung mga pinapakita natin dyan. So stay tuned in my videos dahil marami pa kayong matutunghayan ng mga ano, likas na yaman dito sa Japan guys. So let's intro muna tayo guys. Kung kayo bago sa akin channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa lahat ng videos. So, ang punong ito guys ay tinatawag dito sa Japan na kaki, isang uri ng prutas na dito lang matatagpuan sa Japan guys. Sarap din pakinggan mga huni ng mga ibon. At syempre, nariyan din ang rice plant. Hindi lang sa Pilipinas matatagpuan ang rice plant guys, pati din dito sa Japan meron din silang ganyan. At syempre hindi lang dito sa Japan kundi sa pati na rin sa mga Asia's country guys, makikita mo rin ng mga rice plant. At siguro alam nyo ba na hindi lang sa Pilipinas matatagpuan ang crickets o kaya tinatawag na kuliglig. Meron din dito sa Japan guys. Mga uri ng bulaklak na kaysarap pagmastan tuwing namumukadkad. Makikita mo rin dito ang maraming lemon guys, yung tinatawag lang citrus. Malalaking lemon. Mga iba't ibang uri ng mga prutas na matatagpuan lang dito sa Japan. Tulad ng kaki, yung tinatawag nilang kaki dito guys. May tinatawag din silang ano dito, maliit na lemon. Meron din sa Pilipinas niyan guys. At yung iba pang matamis na prutas na hindi ko alam kung anong pangalan niyan dito. Ayan. Diba? Sarap pagmasdan ng malinis na kapaligiran nila, yung malaya kang maglalakad, mag-walking, yung mag-exercise kumbaga, na walang gulo, walang maingay, yung mapifeel mo ang ano, peaceful ng buhay mo. Malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo. At syempre, kaysarap pagmasdan ang sunset. Dahil nga, dito lang yan makikita sa the land of the rising sun, ang Japan. Dito sa lugar namin guys, medyo hindi siya masyadong city. Medyo may pagka ano siya, yung semi city lang na tinatawag nilang machi dito sa Japan.
kasi na malayo kami sa main, yung capital city ng Japan is yung Tokyo, di ba? Malayo kami doon, mga 6 na oras ganon, by bus o by car. Pag airplane naman, ano, 1 oras lang. So I will show this guys, dahil proud ako na isang OFW dito sa Japan. So sana sa vlog kong ito makakapag-relax din kayo guys kung makita nyo ito. Yung malinis ng mga ilog, yung mga feng shui fish. Malayang lumalangoy ang mga isda. Sarap tingnan kung malinis guys. Andyan ang iba't ibang uri ng halaman. Mga uri ng bahay nila dito. Siyempre, ang malinis na kalsada na walang traffic. At andyan din ang uri ng mga hayop guys, o mga likas na yaman sa atin kapaligiran, na malaya silang naglalaro-laro o naghahanap ng pagkain. Natulad din natin yung mga tao na dapat hindi natin sila sasaktan, bagamat ating pag-iingatan, alagaan, dahil may kanya-kanyang buhay din tayo guys. Hindi lang tao ang namuhay sa mundo, kundi may mga hayop din nakasama natin. Diba sarap pagmasdan? Mga likas na yaman. At salamat sa panonood guys. Hanggang dito na lang. Thanks for watching. Bye guys.